Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pwede ninyong i-hand carry or i-check-in baggage na mga gamit pag magta-travel kayo sa domestic muna ha, kasi hindi ko pa siya na-try international na mag-check-in ng mga more than 100 ml na liquid or container. Ang i-share ko sa inyo ay yung experience ko sa Cebu Pacific na mag-check-in baggage ano during pandemic, kasi pandemic pa rin naman ngayon, di ba? So yun yung i-share ko sa inyo. Guys, bago ang lahat, gusto ko munang i-share sa inyo kung saan ako nag-stay dito sa 4 days 3 nights kong bakasyon dito sa Boracay. So, dito ako nag-stay sa The Muse Hotel Boracay. Nakita ko to sa pag-search ng mga murang hotel or yung mga naka-promo na hotel sa Kuluk and sa Agoda. Then, nag-try ako mag-inquire dito sa The Muse Hotel Boracay. Actually, marami kong pinag-inquiran ng mga hotel. Kaya lang, ito yung napusuan ko. Itsura pa lang sa harapan at saka yung paglabas na paglabas mo ng facade nila. Ilang lakad lang. Beach na, dagat na. Lately, tab na tamad talaga ako maglakad. Sobrang plus points yung location niya. Pas in, paglabas na paglabas mo ng hotel nila, ilang lakad na lang, dagat na. Tsaka, tahimik naman. Tapos marami ka rin naman mabibilan ng mga pagkain sa tabi-tabi. Halos katabi niya yung Starbucks, yung Yellow Cab. Kaya, para sa mga kagaya ko na tabad din maglakad, pwede kayo dito. Tapos guys, di ba 5,000 per night yung in-inquire ko dito, included na yung breakfast doon ha. Then nakahanap ako sa Agoda. Yun na sana yung ibubuk ko eh, kasi mura na nga rin. Then nagtingin ako sa Kluk. May mas mura pa pala. Kaya yun talaga yung advice ko sa inyo. Maging madiwara kayo sa pagpili. Kung gusto nyo na makakuha kayo ng good deals or ng malaking discount, syaga-syaga lang. Pili lang kayong mabuti. Pag-compare-compare nyo lang. So guys, from 5,000 per night, 4 days, 3 nights ako nag-stay dito. Ang nakuha kong promo sa Kluk ay 6,064.25. Diba? 4 days, 3 nights na yon. 15,000 dapat yung magiging bill ko. Kaya, thank you, Kluk. Pero hindi sponsored to ha. Kaya, Kluk, baka naman. Tapos guys, since last day ko ngayon dito sa The Muse Hotel Boracay, mamaya lilipat ako sa next hotel namin kasama yung mga kaibigan ko. Then, yung hotel na yon ay nabook ko naman sa Agoda. Mura lang din yan guys. Tapos, beachfront, then station 3 nga lang. Pero okay lang yon kasi maganda pa rin naman sa station 3 eh. Tahimik lang din doon. Tsaka hindi naman siya yung super layo. Kaya okay lang din. Tapos meron din siyang access sa main road. Kasi dito guys maraming eskinita na shortcut eh. Mula sa main road hanggang sa beachfront. So ngayon ay 10 AM na. Start na tayo sa i-share kong vlog sa inyo. Yung mga gamit na pwede ninyong i-check in at i-hand carry. So guys, mag-start muna tayo sa mga hand carry na gadgets, liquids, yung mga ganun. Since meron akong baggage, I decided na lahat ng liquids ko ay doon ko ilagay para wala na rin ako masyadong daladala, no? Ang hand carry ko lang ay itong tumbler ko, yung Hydro Flask. Marami rin siguro walang idea sa inyo or baka nagtatanong kung pwede ba magdala ng tumbler. Guys, siguro depende yun sa airlines na nabook ninyo, no? Ito lang yung liquid na hand carry ko. Ito ay 1.18 liters. Sabi nung iba, pwedeng i-hand carry ito basta tatanggalin mo yung laman. Pag naka-boarding ka na, while waiting, since marami namang mga restaurant doon, pwede kang mag-refill. But in my case, pagdating ko ng airport, wala. Hindi ko naman na siya tinanggalan ng laman. Dumaan naman siya sa x-ray. Pinayagan naman ako. Pagsakay ko ng aeroplano, nandun lang siya sa may harapan ko ng upuan na packet. Dun ko lang siya inipit. Tapos guys, kung may magtatanong naman sa inyo about sa mga gadgets, naka-hand carry din sa akin itong laptop ko. I-secure nyo lang, ano? Lagay nyo sa laptop bag para safe din yung laptop ninyo. Sa mga drone users dyan, nagdala po ako ng drone. Hand carry ko rin to. Ito lang yung bag ko. May mga nabasa ako na dapat yung battery. May extra battery to eh, kasi yung Flymer combo nga siya. Dalawang extra battery, tapos yung isa nakakabit sa drone. Sabi nila kailangan ko daw ng lipo safe bag paglalagyan ng batteries. Ito lang siya, oh. Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Basta guys ha, pag magdadala kayo ng ganito, i-hand carry nyo, Mini 3 Pro. So, hindi nyo kailangan i-register. Para dun sa mga malalaking drones or mabibigat, ipagtanong nyo na lang ha, kasi wala akong idea dun. Then, i-hand carry nyo lang ha. Huwag na huwag nyo ilalagay sa check-in baggage. Naku, baka madurog to. Sayang ang inyong kaperahan. Guys, nagdala din ako ng speaker. O, ganito kalaki yung speaker na dinala ko. Basta lahat ng gadgets na battery operated.
bawal 'yon sa check-in, ano? At 'yon i-hand carry ninyo. 7 kilograms lang ang allowed sa hand carry. So ayun, ito pwede tong speaker na to. GoPro guys, nagdala din ako ng GoPro, hand carry ko din 'yon. Pupunta na tayo sa mga liquids ulit ha. So ito yung dala kong hairspray, 400 ml to. Pwede ninyo itong i-check-in baggage. Basta guys, tatandaan nyo, below 100 ml, pwede nyo yung i-hand carry, ano? Kaya halimbawa, 120 ml yung liquid mo. Kuwari ito, 240 ml siya. Tapos, ang laman na lang niya is nandito na lang. Konti na lang, halos mauubos na. Hindi nyo pa rin pwede yung i-hand carry. Kailangan i-check-in nyo pa rin siya. Kung ayaw nyong ipatapon to, kailangan i-check-in nyo pa rin siya kahit kukunti lang yung laman. Ano? Ako, ayan na, kailangan ko nang bilisan to kasi may naggagawa na naman sa kabilang room. By the way, in-inform po ako dyan sa ginagawa na yan kasi may nasira nga daw at kailangan nilang tapusin agad-agad. Ito, oil to. Tanning oil. Diba? Arte, may ganito pa. Wala, gusto ko talaga magpa-itim eh. Gusto ko kasi maging kasi itim ko yung asawa ba ni Andy. Ganun man ba? Yung ganun bang pa-itim? Ganun. 240 ml to. Kailangan as a check-in baggage siya. Ito, may dala din dapat kayo na sunscreen bilang magbi-beach nga kayo, ano? Mas mataas na SPF, mas okay ha, pero syempre mas mahal yun. Pero hindi sponsored tong mga to ha, pinadala sa akin lahat. Yung iba, binili ko. 200 ml to, sunscreen, dalawa yung dinala kong ganito, checked-in baggage. Tapos guys, bukod dun sa sunscreen na pangkatawan at tanning oil, may inilalagay din ako sa mukha ko. Sana sabihin nyo na, maarte ko maarte. Pero kailangan ko mag-ingat, ayoko magkaroon ng skin cancer. Ito, beach hat, 75 ml, pwede nyo itong i-hand carry eh. But I decided na ilagay na lang siya sa check-in baggage para wala ako masyadong dala pagka sumakay ako ng aeroplano. Pagka maglalagay pala kayo ng sunscreen nyo sa mukha, huwag na huwag nyo kakalimutan na lagyan yung mga tenga ninyo ha, yung likod ng tenga. Kasi pagka naglalagay ng sunscreen sa mukha, yan yung pinaka-least na nilalagyan natin. Kakalimutan nyo siyang lagyan. Na-expose din naman siya sa araw eh. Kaya lagyan nyo. Lahat ng kaya nyo lagyan, lagyan ninyo. Huwag kayong magtipid sa sunscreen. Oo, mahal, pero protection nyo din yan. Nagdala din ako guys ng pabangko. Ito ay 150 ml. Check-in ko to. Kasi hindi nga rin pwede. Ayan o. Sayang naman yung check-in baggage nyo kung hindi nyo susulitin, ano? Basta kailangan 20 kilograms lang. Punta na tayo dito sa mga maliliit na mga check-in ko rin. Vitamins. Kung yung tatanong sa inyo, vitamins, pwede. I-check-in nyo yan. Oh, cotton bag, pwede rin. Dental floss, pwede yan, check-in. Pwede nyo nga rin to i-hand carry eh. Then lotion, oh, check-in nyo rin to ha. But make sure na ipack nyo siya properly para in case na madaganan yung mga baggage ninyo, hindi siya puputok or sasabog. Ako kasi, dito ko inilalagay yon. Yung mga liquids, yung mga lotion, dito ko siya inilalagay para halimbawa may mag-leak man, masasalo na lang niya, oh, hindi siya kakalat or hahawa sa mga damit ninyo. Deodorant, at check-in din to. Pang-ahit, pwede, check-in nyo. Nail cutter, pwede rin, check-in nyo rin yan. Tapos ito, panlagay ko rin sa mukha pagka hindi ako magbi-beach, check-in din to. At pinaka-importante sa lahat, ang hindi ko makakalimutan, lagi kong dala-dala, Vicks, ang turo sa akin yung inay. Inay, si mami yun. Kay mami ko to nakuha eh, addict kasi yun eh, addict sa Vicks. Parang kahit wala siyang sakit, kahit walang sipon, ito yung pagpatulog niya, lagi siya naglalagay sa ilong. Wipes pala. May dala akong wipes. Pero ano to, hand carry ko to. Pwede yan. Ati pala, hindi inaallow i-hand carry yung payong. May nakasabay ako, may nakapag hand carry naman ng foldable na payong. Basta ang bawal lang sa hand carry ay yung mga 100 ml pataas na liquids. Sa checked-in baggage naman, bawal yung mga sumasabog, yung mga nagliliyab. Extension guys! Dala din akong extension kasi yun din yung hindi nawawala sa akin pagka nag-travel ako. Dahil mahirap mag-abot ng mga outlets, di ba? Pagka mag-charge ka, medyo malalayo yun. Kaya nagbabaon ako ng extension. Inilagay ko rin siya sa check-in baggage. Power bank pala guys. May nabasa ako or napanood ako hanggang 32,000 or 30,000 mAh lang yung inaallow na i-hand carry. Pero ako, dalawa yung dala kong power bank, parehong 20 mAh. Hand carry ko naman yun. Wala naman bumata sa akin. Okay lang naman. Tapos bukod dun guys sa hand carry ko na bag,
Meron din akong personal na bag. Ito yung personal na bag ko. Hindi na tinitimbang to. Ina-allow to. Naka-backpack ako. Tapos meron din akong ganito. Dito nakalagay yung mga pera, ID, AirPods ko. Yun lang. Yun lang naman yung mga dala-dala ko. Tapos the rest, mga damit ko na, ng mga pamalit. Yung ticket ko na to ay nabook ko. Nabili ko sa Cebu Pacific. Sebpass ang tawag nila doon. Ipopromo sila ng ganun parang twice a year. So, naswertihan ko siya at bumili ko. Purang mura lang siya. Parang nag-seat sale lang din naman. Ang kagandahan ng Sebpass is magagamit mo siya ng isang buong taon. Magtatanong pala ng about sa drone. Oo, nagdala ko ng drone. But unfortunately, hindi yata pwede magpalipad dito sa Boracay. Inaalaw lang nila magpalipad ng drone for DOT purposes lang daw. Pagka may gagawa ng commercial, ng merong kasal, kukuha ng permit, babayaran yung permit, yun lang daw yata yung inaalaw nila. So siguro naman guys, wala na ako nakakalimutan ano. And 10:30 na rin, 12 ang checkout dito, mag-i-impact ako ng gamit. That's it for my vlog guys. Again, if you're new to my channel and you're into cooking, travel and food trip, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Thank you, bye-bye!